Oo, nagulat nga tayo sa ano eh, sa posisyon ng KBP ngayon eh. Kasi nung sa Congress, yung kanilang posisyon parang naka-angkla doon sa posisyon din ng mga kongresista na nagtatanong sa inyo eh. Pero this time, yung sinagot nila yung tanong ni Senator Robin Padilla na may chilling effect ba sa kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas at sa lahat ng mga media outlets. At sinagot naman niya na meron daw talaga. Oo. So, nagbago yung kanilang posisyon compared to yung sa Congress. Explain ko din na yung NTC parang nagpadikta talaga sa House of Representatives. Walang hearing, walang due process, nagbibigay sila ng mga suspension order na hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ang basis po nila for the suspension, for the indefinite suspension, is the determination from the House of Representatives na in fact, dapat hindi nila dapat doing yan. They have a constitutional function. Kasi constitutional function, kailangan mag-base sila sa investigation po nila, hindi sa investigation in aid of legislation. Iba kasi yung investigation ng lower house kasi investigation po nila is in aid of legislation. Unlike in a quasi-judicial body, it is a fact-finding body. Magkuha sila mga ebidensya and mag-decide sila based on law and based on evidence. Hindi sila dapat mag-decide bilang sa mga determination from the House of Representatives. Attorney, di kanina nyo po pa pinopoint out po yun na walang basihan yung investigasyon na ginagawa nila dahil nga una-una, hindi nga daw sila nag-imbestiga, di ba? Nagsang-ay lamang po sila dun sa report ng kamera. Tama po. Ano ang sagot nila bakit hindi sila gumawa ng investigasyon na sarili nila? Sinabi ko lang ng mga disappointment po sa ano po NTC. Ang, yung NTC po nila? Nakatunga nga lang. Hindi nila sinagot. In fact, kahit katabi namin yung NTC, nakatunga nga lang sila. So, it means parang inaamin nila kasi ang sinasabi kasi natin, hindi ka opinion, hindi based on public documents. Nakalagay kasi sa dokumento na pinipirmahan nila na yung decision nila is based on the determination from the House of Representatives. So, ibig sabihin, sinurrender nila ang bataan. Sinurrender nila ang quasi-judicial body, a function or power ng NTC. Parang ano siguro eh, ako ang basa ko dun, parang nautusan lang sila ni Tamba. No, ito, i-suspend nyo itong SMA na eh. Parang ganun po ang nangyayari lang eh. Kaya hindi sila maka-imit kanina eh. Para ho silang tamime talaga eh. Wala ho silang maisagot sa inyo. Parang napahiya sila. So, sabi ko nga na kailangan, huwag nila kalimutan yung po. Sila advice, we will file a criminal case, is an ad case against sa Office of the Ombudsman. So, magpa-file na po kayo pag hindi ho talaga nila sinagot yan, ano? Sana nga ho, inaasahan ng kaumbayan yan. Actually, alam nyo, dun yung paliwanag nyo kanina, napakaganda rin pagdating ho doon sa libel na kung saan ay sinabi nyo, even if hindi patanong yun, hindi ho yun malicious. Tama po. Pwede yun yung may paliwanag po yung ibig sabihin na ng malicious. There is a presumption that libel statements are malicious. But hindi lahat. May exception except yung mga qualified statements you criticize public official in the performance of your official function. May nakalagay din sa batas sa what we na kailangan statement of a discreditable act of omission. Statement, hindi patanong. Kung patanong yan, hindi naman statement yun. So, hindi siya libelous. Granting na statement yung ginagawa ni Ka Eric, hindi pa rin papasok sa libelous kasi covered siya ng defined privilege communication.